Yes. Hello everyone. Have a blessed morning once again. Yan, no? Nandito ako ngayon sa tools storage rack. So nakikita niyo diyan, iba-ibang tools, iba-ibang purpose. But you know what? Merong nasa sentro ngayon. It's a hammer. Yung hammer na yan, yan yung ating main topic today. So ano ba talaga ang purpose ng hammer? Yung hammer na yan ay talagang yan yung nakakapagpadurog sa mga matitigas na bagay, no? Talagang binibiyak niya, dinudurog niya kung gaano man yung katigas. What the word says here, the word is a hammer. Jeremiah 23:29 says here, "Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces." Wow. Exactly, sobrang solid na solid talaga yung message na to, especially itong hammer na to. So kailangan nating magkaroon ng reflection sa buhay natin. Ano ba talaga yung nakakapagpatigas ng puso mo? Let's abide the power and beauty of God's word today. So maaaring yung puso mo ngayon ay sobrang tigas na because you know, yung social media, sobrang negative ang mga news. So, meron kang unforgiveness, meron kang galit sa puso mo, hindi ka makapagpatawad, meron kang problema, lagi, araw-araw, nai-stress ka dyan. So, you know what? Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, sabi niya, God's words softens our heart. Palalambutin niya, siya lang talaga yung may power to give us na parang maging parang mas marshmallow yung heart natin. Sobrang tigas, parang bato, pero gagawin niyang napakalambot because ang kailangan lang natin ay to repent and humility. You know, God's calling to the people na yung napapasama na yung mga ginagawa natin, hindi na si Lord yung idol natin. No, meron ka ng idolatry o meron ka ng idol na iba. So si Lord gusto niya, no? You need to turn back and to worship Him in the truth and the spirit. Yun yung gusto niya sa buhay natin. Gusto niya, may experience mo yung word niya na kung gaano kalambot na parang marshmallow. And we need to thank Him and praise Him for His power to change your heart. Siya lang talaga yun. At wala nang iba. Gusto niya, lumapit ka and ask Him na baguhin niya yung puso mo ng matigas na gawin niyang parang marshmallow. Okay guys, thank you so much and God bless you.